So ito ah, maraming company katulad din ng company na pinagtrabahuhan ko dati, guys. Hindi ka basta-basta, meron kasi mga company talaga na bawal ka mag-Facebook, bawal ka mag-ano sa social media. Alam mo 'yon, ayaw nilang lumalabas yung privacy. Okay? So hindi niyo pwedeng gawin basta-basta yung mga ginagawa niyo sa Pilipinas. Okay, kasi ako makulit ako, ginagawa ko pa rin. So bawal yung gawin privacy, okay? Ito pa yung mga dapat nyo malaman, kunwari merong nagbanggaan, merong accident, or merong nangyaring crime. Hindi ito kagaya ng Pilipinas na pwede mong picturean, i-post mo sa Facebook, hindi. So, dapat yung authorized person lang, or yung mga otoridad lang, or media, yun lang yung may karapatan na gawin yun. Okay? Malinaw naman. So, kailangan yung right ng privacy, lalo na nung bansa na yun at ng mga tao, ay kailangan mong ingatan. So, guys, doon sa mga bansang yon, napakahigpit din, okay, sa lalo sa mga bata or kahit sa mga malalaki. Hindi masyadong hindi ba kagaya sa Pilipinas, parang normal yung sigawan mo yung bata, yung kotongan mong ganun. Yung ganun yung kamay, no? Doon hindi pwede yon. Kailangan medyo may karampatang parusa kapag nasigawan mo or nasaktan mo yung isang bata. So kailangan mahaba talaga yung pasensya mo, okay? Tapos bawal din dun yung mga mahalin na damit, yung parang kita yung sleeves mo, yan, bawal yan. Yung kita yung bewang mo, bawal din yun, okay? So mas maganda na rin siguro ganito yung mga suot mo, tapos t-shirt lang, mga formal, para at least ano nga eh, parang kung gusto mong igalang ka, dapat ipakita mong kagalang-galang ka, tama ba yun? Hindi. Para irespeto ka ng iba, dapat irespeto mo muna yung sarili mo. Yun yung tamang salita dun. What's up guys sa inyong lahat? I'm Coach Nick Manjares at today, meron na naman akong bagong tips na ibibigay sa inyo. Yan. Kung kayo ay isang tao na nangangarap mag-ibang bansa o pumunta sa bansang Qatar or Saudi, Kuwait or yung mga part ng Middle East. So guys, bago kayo pumunta doon, kailangan nyo munang panoorin tong video na to dahil ito yung mga dapat nyong tandaan. Okay? Para makasurvive kayo doon. Ibibigay ko sa inyong mga tips, ito yung mga dapat nyong malaman para maiwasan nyo. Okay? Para walang bulilyaso, walang problema sa bansang Qatar or sa mga Middle East na bansa. Okay? Kasi medyo may mahigpit doon. Okay? So, number one, okay, unahin na natin to, bawal makipag jowa or bawal sumama yung babae sa lalaki na hindi mo naman asawa. Meaning, hindi kayo legal, okay? So, bawal yun. Medyo talagang, yun yung kinagandahan dito sa bansa na to. Hindi mo pwedeng basta-basta mabastos yung mga babae, okay? So, yun, kailangan tandaan nyo yun. Kailangan mag-asawa kayo, kailangan kasal kayo, okay? Yun yung number one. Number two, nako, napakahirap nito. Dito masusubukan yung pasensya nyo kasi ako naranasan ko talaga to. Bawal makipag-away. Okay? So, mahirap makipag-away doon. Lalo na kung marunong ng Arabic yung kalaban mo. Nako, talo ka. Lalo na yung nasaktan mo, naduguan mo. Nako, sigurado, hawak ka. Hawak ka sa malamig. Okay? So, bawal na bawal makipag-away doon, guys. Okay? Tapos, guys, tandaan nyo, bawal tumingin doon yung direkta, 'di ba, yung kagaya dito, marami ditong diretso tumingin sa babae, yung parang
alam mo yun, medyo hindi maganda yung pagtingin. Bawal. Okay? Karamihan ng mga babae doon, abaya ba tawag doon? Basta ganun, yung halos mata lang yung kita. So, bawal yung mga ganun. Huwag kayong makikipag eye contact basta-basta or tumingin ng hindi maganda sa mga babae, lalo na sa mga lokal. Siyempre, kailangan kasi irespeto talaga natin yung mga babae. Lalong-lalo na sa bansang, mga gantong bansa. So, guys, doon sa mga bansang yon, napakahigpit din, okay, sa lalo sa mga bata, first, kahit sa mga malalaki, hindi masyadong, di ba kagaya sa Pilipinas, parang normal yung sigawan mo yung bata, yung kotongan mong ganun, yung ganun yung kamay, no? Doon hindi pwede yun, kailangan medyo may karampatang parusa kapag nasigawan mo or nasaktan mo yung isang bata, so kailangan mahaba talaga yung pasensya mo, okay? Tapos, bawal din dun yung mga mahalin na damit, yung parang kita yung sleeves mo, yan, bawal yan. Yung kita yung bewang mo, bawal din yun, okay? So, mas maganda na rin siguro, ganito yung mga suot mo, tapos t-shirt lang, mga formal, para at least, parang kung gusto mong igalang ka, dapat ipakita mong kagalang-galang ka. Tama ba yun? Hindi. Para irespeto ka ng iba, dapat irespeto mo muna yung sarili mo. Yun yung tamang salita dun. Yun, dapat din iwasan natin yung mga body contact, yung parang magiging chancing na yung itsura, yung lalong-lalo na sa mga babae, ha? Dapat medyo talaga tayo dun, iwas-iwas talaga tayo dun. Bawal yun kasi basta, pag nandun na kayo, malalaman nyo kung bakit. Mahirap talaga. Mabilis lang ang doon, mabilis lang ang responde doon. Nako, talagang nako, hawak kayo sa malamig. Okay? Tapos guys, tandaan nyo,